Naalala natin ang Biyernes Santo. At nung araw ng Biyernes Santo, 2,000 years ago, ang Panginoong Yesus ay nag-alay ng kanyang dugo, nag-alay ng kanyang katawan, nasugatan at nasaktan, alang-alang sa ating mga sakit at karamdaman. Tapos siya po ay nag-alay ng kanyang dugo at ng kanyang buhay, alang-alang sa ating mga kasalanan. At naniniwala tayo sa mensahe ng crucifixion. Subalit hindi po natatapos ang ebanghelyo, ang mabuting balita, sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala tayong sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay napatawad niya ang ating mga kasalanan. Nananalig tayong sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ay napalaya tayo sa pagkaalipin sa bandage ng batas o kautusan. Tayo po'y pinalaya sa Old Testament Covenant based on perfect obedience to the law of Moses. So napalaya po tayo. Kaya ang lumang tipan ay nagtapos sa krus ng Kalbaryo at ang bagong tipan ay nagsimula sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So the cross of Calvary changes everything. Ang krus ng Kalbaryo nagpabago ng maraming bagay sa buhay ng maraming tao. So at the cross, hallelujah, at the cross, the Old Testament covenant has ended. The Old Testament covenant has ended, or the Old Covenant has ended. And it was completely fulfilled by the Lord Jesus Christ when He said, "It is finished." So nang sumigaw siya nang naganap na, ibig sabihin tayo po'y pinalalaya na sa sumpa ng kautusan. We have been redeemed from the curse of the law. By the death of our Lord Jesus Christ at the cross, we have been redeemed from the curse of the law. Hindi lang tayo na-redeem from the penalty of sin. Na-redeem tayo from the curses of the law. Because Jesus Christ is the end of the law. Si Jesus ang hangganan ng hinihingi ng batas ng Old Covenant, Old Testament Covenant. And it's all done at the cross. It has been done at the cross. So dahil sa krus ng Kalbaryo, napatawad ang ating mga kasalanan. Dahil sa krus ng Kalbaryo, pinalaya tayo sa sumpa ng kautusan. Dahil sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay pinalaya. Dahil sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay binigyan ng bagong kasunduan. We were offered the new covenant based on the grace of God. So we completely believe the blessings and the significance of the crucifixion. So hindi natin isinaisang tabi ang kahalagahan ng kanyang pagkamatay nung araw ng unang Biyernes Santo 2,000 years ago. Subalit hindi po nagtatapos ang mabuting balita sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Gaano man kahalaga ang kanyang pagkamatay, hindi po nagtatapos ang mabuting plano ng Panginoon. The plan of salvation never ended at the cross. The plan of salvation never ended at the cross. It has continued from the cross to His resurrection. Kaya po ang pag-uusapan po natin ay ang kahalagahan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Kung gaano kahalaga ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pahalagahan din natin ang kanyang pagkabuhay na magmuli. Sapagkat may nagawa ang pagkabuhay na magmuli na hindi nagawa ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So to complete the full gospel, let us continue on believing the resurrection of our Lord Jesus Christ. Resurrection makes our belief system unique. It is through the resurrection that our belief system becomes so unique. Kakaibang-kakaiba ang paniniwalang Kristyanismo. It is so very different from other religious beliefs.
Bakit po iba ang paniniwalang Kristyanismo sa ibang paniniwalang relihiyon? Kung bakit ay sapagkat lahat ng relihiyong itinatag ng tao, ang nagtatag nito ay namatay, inilibing, pagkatapos hindi na nabuhay na magmuli. Lahat ng relihiyon, for that matter, name it, all religions, hallelujah, it can be like millions of religions, and all religions, for that matter, founded by a human being, founded by a person, by a man, yung founder nito na matay, inilibing, na natiling patay. For example, ang Catholic belief. Naniniwala ang maraming mga Katoliko na ang nagtayo at nagtatag ng paniniwalang Katoliko ay si Pedro. Sabi sa Matthew chapter 16, "Upon this rock I will build my church." Yung rock na ginagamit nila ay si Petros. Ang ibig sabihin ng Petros ay little rock. Hallelujah. Sabi, "You are Peter. You are little rock. And upon this rock, Petra, I will build my church." So ang interpretation po, si Pedro ang founder ng Catholic belief. Hindi po. So kung si Pedro ang paniniwala nilang nagtayo ng church, hallelujah, so be it. Pero ang ibig sabihin po na I will build my church upon this rock, si Jesus Christ po ang builder ng iglesia, ng simbahan. But Catholics believe that Peter is the founder of the Catholic religion. Kaya po, kung si Pedro ang founder ng Catholic religion, namatay si Pedro, inilibing, nanatiling patay. Si Felix manalo ng iglesia ni Cristo. Siya ang founder ng iglesia ni Cristo. Si Felix manalo, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Buddha ng Buddhism, namatay, inilibing, nanatiling patay si Buddha. Si Muhammad ng Muhammadanism ng Islam, na si Muhammad ay namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Russell ng Mormonism, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Smith ng Jehovah's Witness, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Confucius ng Confucianism, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Karl Marx ng Communism, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Zoroaster ng Zoroastrianism, namatay, inilibing, nanatiling patay. So lahat ng founders ng mga sikat at prominenteng relihiyon sa buong mundo, ang lahat ng founder nito namatay, nilibing, nanatiling patay. Pero ang Kristyanismo, na pinaniniwalaang si Jesus ang may akda nito, ay namatay, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw siya ay nabuhay na magmuli. Kaya ito lang ang paniniwalang ang nagtatag ay hindi na natiling patay, siya po ay muling nabuhay. Kaya very unique ang ating paniniwala sapagkat ang Christianity founded by Christ, hallelujah, Christ did not remain to be dead, hallelujah, he after 3 days, he has risen from the dead and now he is alive and will live forever and forevermore. So Christianity is so unique. Hallelujah. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon pong umaga. Hallelujah. If you have your Bible with you, puntahan po natin yung Mark chapter 16. Hallelujah. Before we observe our Holy Communion. Meron po bang first timers? Your first time to attend the Life Giver Church? Kung meron po, we welcome you this morning. And we want to thank you for coming over to join us. We appreciate you considering the Life Giver Church as your place of worship. Magandang umaga po, and we hope to see you next time sa mga future na mga gawain po natin. We welcome you to the Life Giver Church where new life begins. The Life Giver Church is open for everyone. This is a non-denominational, non-sectarian group naniniwalang regardless of your religion, you are welcome to attend. Hallelujah. Sa gawain pong ito, we emphasize the gospel of grace.
Because the last gospel, the only one remaining gospel that has to be preached among all nations before the Lord comes is no less than the gospel of grace. Kaya po sa gawain pong ito, ine-emphasize po namin ang ebanghelyo ng grasya. Ang sabi po sa Matthew chapter 24, kapag naipahayag na ang ebanghelyo, ang mabuting balita, halalayo sa lahat ng mga bansa, ang Panginoon ay babalik na. At ang ebanghelyong ito na pinaniniwalaan, ipapahayag sa mga huling araw, ay ang walang iba kung hindi ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng grasya. Kapag ang grasya ay naipalaganap na, ang mabuting balita at ebanghelyo ng grasya ay lumaganap na sa mga bansa, ang Panginoon ay darating na. Sino pong naniniwalang malapit nang dumating ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. So basahin po natin Mark chapter 16. Beginning verse 1 to the following. Hallelujah. Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices that they might come and anoint him. Now yung Maria po na binabanggit dito, si Maria Magdalena, ay yung Maria na taga Magdala. Siya po yung Maria na pinalayas ang maraming spirito. Siya po ay Maria na taga Magdala. Kaya ang tawag sa kanya, Mary Magdalene. Mary of Magdala. Hindi po siya yung Mary of Bethany. Iba po yung Mary of Bethany. At iba rin po yung Mary dun sa bahay ni Simon the Pharisee. Iba din po yung Mary, the mother of James. Yung Mary, the mother of James, walang iba kung hindi po, hallelujah, praise God, sabi nila si Virgin Mary, the mother of James. Kasi si James po, hallelujah, ay ang half-brother, actually, hallelujah, iba po palang James yan. James, the son of Zebedee. So Mary, the mother of James, and John, the son of Zebedee. Then Salome, another Mary. Sila po ay nagpunta sa tomb para po mag-offer ng pabango. Lalagyan nila ng pabango ang bangkay ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Verse 2. Very early in the morning, on the first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Sunday is the first day of the week. At mahalaga sa ating pong taga-life giver, napakahalaga ng Sunday as the first day of the week. Because being the first day of the week and as Sunday, we are resting in the presence of the Lord and we are resting before we go to work from Monday hanggang Friday or Saturday. Kaya maganda na magsimula po ang araw ng buong isang linggo sa pagpapahinga sa piling ng Panginoon. Kaya sinisimulan po natin ang araw ng buong isang linggo sa pagsamba, sinisimulan natin ang unang araw ng sanlinggo sa pagpapahinga sa piling ng Panginoon. At mahalaga po na kapag ikaw ay magsisimula sa trabaho, nang galing ka sa pagpapahinga sa piling ng Panginoon. Sapagkat sa piling ng Panginoon, maraming revelations. Sa piling ng Panginoon, may kalakasan. Sa piling ng Panginoon, napapatatag ang iyong pananampalataya. At sa ilalim ng presensya ng Panginoon, hallelujah, nabibigyan ka ng panibagong lakas para harapin ang susunod na mga araw ng buong isang linggo. So believe me, the first day of the week is Sunday. Hallelujah, Sunday is the first day of the week. So this is the first day of the week. And our first day of the week is spent, hallelujah, in the presence of the Almighty Jesus. Our first day of the week is spent, hallelujah, resting in the presence of the Almighty God. Kaya napakahalaga ng unang araw ng linggo, tayo po'y nagpapahinga at sumasamba sa piling ng ating Panginoon. So bago sumikat ang araw, o sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Hallelujah. Kinaumagahan ng linggo. Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa't isa, verse 3, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang magulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan?
Na alam natin fully well na ipinag-utos ni Poncio Pilato na ang libingan ng Panginoong Yesus ay takpan ng malaking bato. At pagkatapos ito po ay pinakiusapan ng mga hari, ng mga pari, rather, the high priest, na selyuhan ang nakatakip na bato. Sa paniniwalang baka daw ang mga alagad ay magpasyal doon, pagulungin ang bato, at nakawin ang bangkay ng kanilang Panginoon. Kaya po pinakiusap nila kay Poncio Pilato na takpan ng malaking bato, selyuhan ang kanyang selyo, upang hindi magalaw ng mga alagad na pinaniniwala ang nanakawin ang bangkay ng Panginoon. Hallelujah. So nag-aalala sila kung sino ang magpapagulong, ang mag-aalis ng malaking bato sa libingan. Nasabi nila yon sapagkat napakalaki ng bato, sabi po nila. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Na paano gumulong ang bato? Hallelujah. Sa account ni Matthew, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Natakot ang mga nagbabantay. Hallelujah. At yung mga nagbabantay na natakot ay actually ay na-slain. Sila po ay napahiga. Sila po ay nadapa. Dahil dun sa paggulong ng bato. At nang silipin nila yung libingan, wala nang laman. Kaya nag-report sila sa high priest at ang sabi nila sa high priest, nawawala ang bangkay. Ang ginawa ng mga high priest, actually si Caiaphas ang high priest during that time, ang pinalitan niya na high priest ay si Annas. Si Annas ay ang father-in-law ni Caiaphas. So pinakiusapan ni Caiaphas na mga high priest, yung mga nagbabantay na huwag maingay. Yan na sinuhulan nila ng hindi birong halaga. Malaking halaga ang isinuhol ng mga saserdote, ng mga pari, para lamang ipagmakaingay na ang bangkay ng Panginoong Yesus ay ninakaw ng mga alagad. At hanggang sa kasalukuyan, ang Israel, karamihan sa mga Israelita, ay naniniwalang si Yesus ay hindi nabuhay na magmuli. Kundi si Yesus ay ninakaw ng mga alagad. At kung saan inilibing, walang nakakaalam hanggang sa ngayon. Ang paninindigan nila, si Jesus ay hindi muling nabuhay, si Jesus ay ninakaw ng mga alagad at inilibing ang bangkay somewhere. So yan po. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit, nakaupo sa gawing kanan, kaya sila'y nagtaka. Sa ibang account ni Lucas, account ni John, ay merong napaka aputing damit, nakasisilaw na muka ng isang anghel na nagsasabing, ang hinahanap nyo dito ay wala na. Tulad ng sinabi dito sa verse 6, huwag kayong matakot. Hinahanap nyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus, wala na siya rito. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here, and see the place where they laid him. So ang Panginoong Jesus ay ipinapahayag ng anghel ng Panginoon, ng lalaking ito, na siya ay wala na doon sa libingan sapagkat siya ay nabuhay na magmuli. At bilang katibayan, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Hallelujah. So bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea at makikita niyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Hallelujah. So yan po yung katibayan ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus. Now, ang mga religious leaders in Israel, even at this present point in time, meron pong dalawang grupo ng religious leaders in Israel. The Pharisees and the Sadducees. Among religious group leaders, meron pa silang scribes. Yung scribes, these are people assigned to write the scriptures. So scribes ang tawag sa kanila. Ang pinakapangunahing religious leaders during Jesus' time,
ay mga Sadducees. Ang pangalawang pangunahing leader, religious leaders, mga Pharisees. Mga Pharisee at mga Sadducee. Sadducees at saka Pharisees. Ang mga Pharisees naniniwala sa resurrection of the dead. So naniniwala sila na kapag ang tao namatay, siya'y muling nabubuhay. Yan ang paniniwala ng mga Pariseo. Sa kabilang panig, ang mga Saduceo naman, hindi naniniwalang ang patay ay nabubuhay na magmuli. Kaya nagkakaiba ang pananaw ng mga Pariseo at mga Saduceo. Kaya mga Sadducee, hindi sila naniniwalang may resurrection. Kaya Sadducee, because they do not believe in the resurrection. Mga Pharisee, kahit na papaano, you is fair to see. Hallelujah, kasi naniniwala sila na may resurrection. So yan po yung dalawang grupo ng mga religious leaders during Jesus' time. Now, among the Pharisees, meron pong isang kilalang Pharisee of all Pharisees. Pharisee of all Pharisees. Ang pangalan niya si Apostle Paul. Ang resume ni Apostle Paul ay kamangha-mangha. Mamamangha kayo sa biographic data ni Apostle Paul. Sapagkat si Apostle Paul ay may remarkable, outstanding resume sa kanyang pangalan. Would you like to see the resume of the Apostle Paul? Hallelujah, hindi siya nakasama sa mensahe. Pero pag gusto niyong malaman ang biographic data ni Apostle Paul, mamang-mamangha kayo kung sino si Apostle Pablo. Hallelujah. Tingnan natin. Ipakita lang natin. This is not a part of the topic. But I would like to give credence to the Apostle Paul para magkaroon ng kredibilidad ang patotoo ni Apostle Pablo. Tingnan natin ang kanyang biographic data. Tingnan natin ang kanyang resume. Hindi ko na ibahagi ito sa first service. Hallelujah. But praise God, naalala ko na i-share sa second service itong biographic data, yung resume ni Apostle Paul. Tingnan po natin sa Philippians chapter 3. So that we can give credence to the testimony, we can give credit or hallelujah, maging credible yung kanyang pagpapatotoo patungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Yesus. Hindi ba sa korte, kapag ang nagpapatotoo ay kapanipaniwala, credible, paniniwalaan mo yung nagpapatotoo eh. Pero kapag yung nagpapatotoo, paiba-iba ng statement at hindi kapanipaniwala ang kanyang kredibilidad. Pag-aalinlanganan mo ang kanyang patotoo, ang kanyang pagsaksi. So, naalala kong ibahagi sa atin. It's not actually a part of the lesson outline, but let us consider this, hallelujah, as giving due credence, hallelujah, sa background ni Apostle Pablo. Philippians chapter 3. Hallelujah. Amen. Gusto kong basahin sa Tagalog. Sabi niya sa verse 4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panglabas na seremonya. Though I also might have confidence in the flesh. Confidence in the flesh is confidence in your resume. Confidence in your accomplishments. Confidence in your biographic background. Confidence in your educational attainment. Confidence in your social status. And confidence in your religious affiliations. So yan po si Pablo. Sabi niya, I also might have confidence in the flesh. So yan ang kanyang ipinagmamalaki. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, lalo na ako. Sabi niya, kung kayo nagmamayabang sa inyong mga accomplishments at malaki ang inyong tiwala sa inyong mga na-accomplish, lalo na ako, sabi niya. Hallelujah. Verse 5. Ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y silang. What is circumcision?
Circumcision is very significant to a Jewish leader. Kasi ang circumcision is obeying the law of Moses. Yan ang unang prerequisites. Para maligtas ka, kailangan tuli ka. Kapag hindi ka circumcised, hindi ka maliligtas. Kaya ang mga circumcised lang, mga Hudyo, ang mga Gentiles at mga pagano, uncircumcised. Kaya ang mga uncircumcised, walang karapatan sa kalangitan. Walang karapatan sa biyaya ng covenant. Kasi mga uncircumcised. And we are considered uncircumcised. Ang mga circumcised lang ay ang mga Jewish people, mga Israelita. Hallelujah, in the blood na dumadaloy sa kanilang dugo. Sabi niya, of the stock of Israel, I am of the tribe of Benjamin. Siya'y galing sa tribo ni Benjamin. Isa sa pinakamahalagang tribo ng Israel. Tribo ni Benjamin. At si Benjamin ay ang tribe na nakaranas ng grasya ng Panginoon. Kaya ang mga tribo na nasa ilalim ng grasya ay itinuturing na nasa ilalim ng tribo ni Benjamin. Kaya tayo po, we belong to the tribe of Benjamin. Do you know why? Because we believe and we are embracing the gospel of grace. As you believe the gospel of grace, hallelujah, by virtue in principle, we belong to the tribe of Benjamin. Amen, hallelujah, because the tribe of Benjamin is known to be the tribe, hallelujah, who have experienced the grace of the Almighty God. Ang tribo ni Benjamin ang pinagpala ng grasya ng Panginoon. Kaya si Benjamin ay itinuturing na tribo na pinagkalooban ng biyaya o grasya ng Panginoon. Kaya tayo po, hallelujah, we belong to the Benjamin generation. Amen, you belong to the Benjamin generation. Hallelujah. Sabi niya, a Hebrew of the Hebrews. Kung ako, kung meron nagmamalaking Hudyo, ako na siguro ang pinaka-Hudyo sa mga Hudyo. Concerning the law of Pharisee. Hallelujah. Sa larangan ng pagsunod sa batas, sa larangan ng pagsunod sa kautusan, Pariseo ako, sabi niya. I am a Pharisee concerning the law. Verse 6. Concerning zeal. Hallelujah. Persecuting the church. Concerning righteousness, which is in the law, I am blameless. Look at the resume. Look at the background of the Apostle Paul. Wala ka nang itatapon. Wala kang, hallelujah, siya'y maituturing na number one kung i-hire mo. Hebrew of all Hebrews, concerning the law of Pharisee, concerning the law of righteousness, blameless. Hallelujah. Yan ang resume niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, lahat ng ito itinuring ko na walang kasaysayan, walang katuturan. Lahat ng ito itinuturing kong dumi ng hayop. Hallelujah. Sapagkat lahat ng ito ay walang kasaysayan. Hallelujah. Kung ang pag-uusapan ay grasya ng Panginoon, wala akong karapatan. Hallelujah. Yan ang sabi niya. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, siya'y pinagpala ng Panginoon. Kaya very credible ang kanyang patotoo. So pagtahan po natin ang patotoo ni Apostol Pablo patungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Yesus. 1 Corinthians 15. So bigyan natin ng credibility. Bigyan natin ng credit ang kanyang patotoo. 1 Corinthians chapter 15. This has something to do with this testimony concerning the resurrection of Jesus Christ. Sabi niya, siguro maganda simulan natin sa verse 1. Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo po, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinapangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So, ito na po yung kanyang testimony patungkol sa kanyang pagkabuhay na magmuli. I hope you can follow me.
Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. So si Apostol Pablo po, tinanggap lang ang katuruan ito. At first hand ang kanyang pagtanggap, sapagkat si Jesus mismo, by the power of the Holy Spirit, ang nag-reveal ng mga revelations na ito. First hand po ito. Hindi ito galing sa katuruan ng mga pillars of the church. Walang nagturo nito sa kanya. This is a first-hand revelation from the Lord Jesus Christ himself by the power of the Holy Spirit, by the anointing and revelation of the Holy Spirit. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Ano yung katuruan na yon? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ano po yung pinakamahalagang katuruan na una niyang tinanggap? Si Kristo'y namatay. Para saan? Para sa ating mga kasalanan. That's crucifixion. That's crucifixion. Hallelujah. Praise God. At sabi po, bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan, that Christ died for our sins according to the scriptures. So take note, He died for our sins based on the Word of God, according to the scriptures. At patuloy po natin. Verse 4. Siya'y inilibing. Siya'y inilibing. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan, tapos siya'y inilibing. Na mga kapatid, bakit mahalagang sabihin na siya ay inilibing? Bakit hindi na lang siya'y namatay alang-alang sa ating mga kasalanan at siya'y nabuhay na magmuli pagkalipas ng 3 araw ayon sa kasalutan? Bakit kailangan pang idagdag sa mabuting balita ang kanyang paglilibing? Bakit po? Kaya mahalaga yung salitang siya'y inilibing ay bilang katibayan na siya ay totoong namatay. Alam, actually, in the natural order, kung alam mong mabubuhay ka sa 3rd araw, bakit ka pa magpapalibing? Amen. Di ba alam niya na mabubuhay siya sa 3rd araw? Alam niya eh. Alam na alam ng Panginoong Jesus na mabubuhay siya sa 3rd araw. Kung ikaw, alam mong mabubuhay ka sa 3rd araw, gagastos ka pa sa libingan? Gagastos ka pa ng maglilibing? Ililibing mo pa ba ang iyong sarili? magpapalibing ka pa ba kung alam mong sa 3rd araw mabubuhay kang magmuli? Pero bakit kinailangan niyang ilibing? Para patotohanan at patibayin ang katotohanan, si Jesus ay namatay. At ang namatay, nilalagay sa kabaong, sa kustumbre, binabalutan ng puting-puting damit. Pagkatapos inilalagay 6 feet below the ground, tapos tinatakpan ng lupa bilang katibayan na siya'y namatay. Bakit kailangan ilibing para mapatunayan siya'y namatay? Hallelujah. Bakit kailangan patunayan siya'y mamatay para mapatunayan siya'y muling mabubuhay mula sa mga patay? Hallelujah. Kaya siya ay muling nabuhay pagsapit ng 3rd araw ayon sa kasulatan. So siguro simulan na natin. Bakit mahalaga ang resurrection? Una, mahalaga ang resurrection tulad ng ating binabasa upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. The first reason why resurrection is so significant is so that the prophecies might be, hallelujah, might be fulfilled. Upang patunayan ang mga hula patungkol sa kanya ay magaganap. Kasi kung ang mga hula sa kanya hindi magaganap, may problema. Pero kapag ang mga hula sa kanya ay matutupad, magpapatunay ito na siya ay ang tunay na Mesiyas. Kapag ang mga hula patungkol sa kanya hindi naganap,
may daya. Palso ang propetang nagpapahayag at palso ang sinasabi ng Diyos. Pero kapag ang hula ay natupad, yan ay katibayan na ang Panginoong Yesus ay tunay na manunubos, siya'y tunay na tagapagligtas. So yan ay inihula. Pagbabasahin natin yung Acts chapter 2. Acts chapter 2. Hallelujah. Sabi po sa Acts chapter 2, tignan po natin yung Acts chapter 2. Yan po yung sinasabi patungkol sa Panginoon. Verse, hallelujah. Nagpipreach si Apostle Peter, hallelujah, at ito ang mensahe ni Peter. Verse 24. Siguro maganda, verse 23 na. Sorry for that. Ngunit ang taong ito, ang Panginoong Yesus, nagpipreach si Peter, ha? Si Peter po nagpipreach. Ngunit ang taong ito, nang ipinagkanulo sa inyo, ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Tignan niyo po yung revelation kay Apostle, kay Peter. Progressive yung revelation sa kanya eh. Kasi ang unang tinanggap na kapahayagan ni Pedro, si Jesus ay ipinapatay. Ang unang revelation na kanyang tinanggap, si Jesus ay ipinapako at si Jesus ay ipinapatay. Yun ba ang katotohanan? Hallelujah! Half-truth po yun. Totoong siya'y ipinapatay. Totoong siya'y ipinapako. Pero lahat ng ito ay hindi dahil sa kagagawa ng mga tao, ito po ay kusang loob na gagawin ng Panginoon. Hindi siya ipinapatay, siya'y kusang loob na naghandog ng kanyang buhay. Walang sino man sa kanya ang pumatay at walang sino man sa kanya ang nagpapatay sapagkat walang maaaring pumatay sa nagbibigay ng buhay. Sino ang papatay sa nagbibigay ng buhay? Eh hindi siya ipinapatay, hindi siya pinatay, siya'y kusang loob na naghandog ng kanyang sarili. John chapter 10, ang nagbibigay buhay, hindi maaaring patayin. Hindi pwedeng kuhanan ng buhay. Kaya ang revelation kay Apostol Pedro, siya'y ipinapatay, siya'y ipinapako. Later on, paglipas ng mga panahon, nag-progress ang revelation pagdating sa mga dakong dulo ng kanyang mga writings, naniniwala siyang si Jesus ay hindi pinatay, hindi ipinapatay, si Jesus ay nag-alay ng kusa niyang sariling dugo at ng kanyang buhay alang-alang sa kasalanan ng sangkatauhan. Ibig sabihin, merong progressive revelation. Hallelujah. Are you with me? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. So sabi po doon sa verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya kayang ikulong ng kamatayan. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Nasabi ni Peter, gaya ng sinabi ni David patungkol kay Jesus. Anong sinabi ni David? Sa aklat ng mga awit, may sinabi si David. At ang mga awit na ito tumutukoy sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus. Aklat ng mga awit, kabanatang 16. Itong sinabi ni David. Sabi ni Pedro, gaya ng sinabi ni David tungkol kay Jesus, alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina. Hindi ako matitinag sapagkat laging kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang puso at diway nagagalak, gayon din naman ako'y mabubuhay ng may pag-asa. Yan ang sabi ni David patungkol kay Jesus. Sapagkat hindi mo ko pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo ipahihintulutan mabulok ang iyong banal na lingkod. Yan yung prophecy. For I foresaw the Lord always before my face, verse 26, hallelujah. Ang sabi sa verse 26, therefore my heart rejoice
Hallelujah. Moreover, my flesh also will rest in hope. 27. Hallelujah. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. So yan po yung prophecy concerning the Lord Jesus Christ. Hindi mo pahihintulutan ang iyong banal na lingkod ay mabulok sa libingan. Tignan natin yung prophecy kung saan galing. Psalms chapter 9, chapter 16, verse 9 and 10. Psalms chapter 16, verse 9 and 10. Therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. Verse 10. For you will not leave my soul in Sheol. Bakit nagkaiba? Sheol and Hades. Sheol is the Hebrew word for Hades. Hades is the Greek word for Sheol. Pero ang ibig sabihin lang po niyan, libingan. Aba, hindi mo papayagan ang aking kaluluwa sa libingan at hindi mo pahihintulutang ako ay makaranas ng kabulukan. So yan po'y prophetic concerning the resurrection of Jesus Christ. Kaya po siya'y namatay ayon sa kasulatan at siya'y nabuhay na magmuli ayon din sa kasulatan. Ang kanyang pagkabuhay na magmuli ay bilang katibayan na natupad ang nasusulat, natupad ang inihula patungkol kay Jesus. So bakit mahalaga ang resurrection? Sapagkat dahil sa resurrection, napatunayan ang mga hula patungkol sa manunubos ay katotohanan. Pangalawa, bakit mahalaga ang resurrection? Sapagkat sa resurrection ay ipinapahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Because of the resurrection, the power of God is being demonstrated. Hallelujah. Napapahayag at naipakikita na ang Diyos ay totoong makapangyarihan. Hallelujah. Sa kanyang pagkabuhay na magmuli, napatunayan ng Diyos ay totoong makapangyarihan. Demonstrating the power of God. Hindi na kailangan sanang sabihin. Sapagkat kahit man si Jesus nung nabubuhay pa, He has the power over death. Kahit nung nabubuhay pa naman siya, kitang-kita natin na mayroon siyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Alam natin na binuhay niya si Lazaro buhat sa mga patay. Lazarus come forth. At nang lumabas si Lazaro mula sa libingan, nakita natin na si Jesus ay may kapangyarihan laban sa kamatayan. Hallelujah! Yung anak ni Jairus na namatay na dalagita, sabi niya, Talita kumi, ikaw dalaga, bumangon ka. At ang dalagang patay na ay bumangon muli. Hallelujah. So maraming pagkakataon na si Jesus ay nagpakita ng kapangyarihan laban sa kamatayan. Bakit kailangan pang ito'y patunayan nang siya'y mamatay, kailangan niyang para ipaipakita ang totoong kapangyarihan ng Diyos Ama. Romans chapter 6 verse 4 and 5 and 6. Tayo ay namatay na kasama ni Kristo, inilibing na kasama ni Kristo, at si Kristo nang siya'y muling mabuhay sa kapangyarihan ng Ama, isinama tayong mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Hallelujah! Sabi po, therefore we were buried with Him through baptism into death, just as Christ was raised from the dead by the power of the Father, even so also we should walk in the newness of life. So ang pagkabuhay na magmuli ay pagpapatunay na ang Diyos Ama ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! So the Father is involved in the resurrection. The Father in heaven is involved in the resurrection. Romans chapter 8 verse 11. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 11, the same power that raised Jesus from the dead, but if the spirit of Him, capital letter S, but if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, the spirit of Jesus Christ, the spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead is dwelling within you today. Ang espiritong bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa ating mga puso ngayong umaga. Pakikalabit mo nga yung inaantok na katabi, sabi mo sa kanya, ang espiritong bumuhay kay Jesus ay kasama mo ngayon sa iyong puso.
Hallelujah. So the Spirit of God is involved in the resurrection. Kaya makikita natin na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay kasama sa kanyang pagkabuhay na magmuli. He was raised from the dead by the glory of the Father, the Spirit of Him that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, hallelujah, and the Lord Jesus Christ. Kaya the Trinity, Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit is involved in the resurrection. To show and to demonstrate our God is a mighty, powerful God. Maniwala kayo, kung ang Diyos kayang buhayin ang mga patay, hallelujah, tayong may buhay, huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang tutulong sa bawat isa. Yung patay na bubuhay ng Diyos, ikaw pa kaya na buhay ay mawala ng pag-asa. Amen! Hallelujah! Manalig tayong buhay ang Diyos. May kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Hallelujah! At kung ang patay may pag-asa, tayo pa kayang buhay, mawala ng pag-asa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatay 33, with great power, the apostles gave witness to the resurrection and He gave grace upon them all. Acts chapter 4, 33. Tignan po natin ang grasya, ang biyaya ng resurrection. Dahil sa resurrection, from the power of God and the Holy Spirit. Ito po makikita natin. With great power. Whose power? Whose power? The power of God and the power of the Holy Spirit. Hallelujah. They gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. So dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, si Jesus ay nabuhay na magmuli. At nang siya'y mabuhay na magmuli, ang dakilang grasya ay dumaloy sa lahat ng mga sumasampalataya at nananalig sa Kanya. Great grace was upon them all. Why? And how? By the resurrection of Jesus. Dahil sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay nag-e-enjoy ng grasya ng ating Panginoon. Kung walang resurrection, walang grasya. Ang grasya ay bunga ng kanyang pagkabuhay na magmuli. At dahil sa kanyang pagkabuhay na magmuli, nag-aalok siya ng panibagong paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin at ito'y sa pamamagitan ng grasya. Hallelujah! He is bringing the way of grace. He is bringing the way of grace because of His resurrection. Kaya salamat sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Salamat sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Number one, to fulfill all prophecies concerning His resurrection. Number two, to demonstrate the power of the Almighty God. Number three, to give way for the coming of grace. Hallelujah! Kung hindi siya nabuhay na magmuli, walang grasya. At dahil sa grasya, nakakadulog tayo sa Panginoon ng walang pag-aagam-agam. Kahit hindi tayo karapat-dapat, minarapat tayo ng Panginoong makalapit sa Kanya. Kahit hindi tayo karapat-dapat. All by the grace of God. So pagpatuloy po natin yung 1 Corinthians 15. Hallelujah. So ilan na po yung naibigay natin? Tatlo. To fulfill all prophecies concerning His resurrection, to demonstrate the power of God, and number three, to bring in the new way of grace. To bring in the new way of grace. Hallelujah. Sabi po sa verse 6. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro bilang katibayan. Tapos nagpakita siya sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. So ilan ang nakakita sa kanyang pagkabuhay na magmuli? Marami, mga kapatid. Una si Pedro. Pangalawang pinagpakitaan, 12.
Pangatlong pinagpakitaan, 500 magkakapatid. Ang sabi, marami sa kanila nabubuhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na yung iba. Eh, pagbabasahin natin, ibig sabihin, nabubuhay pa yung iba ngayon? Eh, imposible yun. Amen? Imposible yung sinasabing ang iba'y nabubuhay pa ngayon. Bakit sinabing ang iba'y nabubuhay pa ngayon? Nang isulat ni Apostol Pablo yung sulat na ito, yung iba nabubuhay pa noon. Yung iba nabubuhay pa noon. Amen? Hallelujah. Praise God. So, hindi po yung nabubuhay ngayon. Sabi po, at, hallelujah, nakita rin siya ni Santiago, lahat ng mga apostol, kahuli-hulihan, nagpakita siya kay Apostol Pablo. Hallelujah. Tang sabi po, kung hindi siya nabuhay na magmuli, ito po ang iba pang katibayan. Kung hindi siya nabuhay na magmuli, ang ipinapangaral namin ay walang kabuluhan. Sabi po, ngayon kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Mag-uwian na tayo. Kung hindi nabuhay si Kristo ang ating pinananampalatayanan, kung hindi buhay si Kristo na ating pinaglilingkuran, at kung hindi buhay si Kristo na ating pinupurit sinasamba, hallelujah, ating inaalaala, maghiwa-hiwalay na tayo. Sapagkat walang kabuluhan ng pangangaral kung ang ipinapangaral mo ay patay na founder ng Kristyanismo. Ibig sabihin, Pastor, kung patay yung founder, walang katuturan yung pangangaral dahil patay yung founder. Totoo po. Sabi kung si Kristo na ipinapangaral natin ay patay, walang kabuluhan ang ating pangangaral. Mag-iwahiwalay na lang tayo. So bakit mahalaga ang resurrection? Para magkaroon ng kahulugan ang ating pangangaral. At ang sabi niya, kung hindi siya nabuhay na magmuli, wala rin katuturan ang inyong pananampalataya. Paano magkakaroon ng kahulugan ang iyong pananampalataya kung ang pinananampalatayanan mo'y patay? Subalit isang mabuting balita, hindi mawawalan ng kahulugan at katuturan ang inyong pananalig sapagkat ang pinananaligan ninyo ay namatay, inilibing, subalit siya'y nabuhay na magmuli. Kaya may kabuluhan ang ating pananampalataya. May kahulugan ang ating pananalig sa Panginoon sapagkat ang pinananaligan natin ay buhay. Hallelujah! Sabi niya, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling. Sinungaling na saksi ng Diyos. Dahil pinatototohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kaya nagsisinungaling kami. Subalit, ang katotohanan siya'y nabuhay na magmuli, kaya totoo ang ating ipinapangaral. Kung hindi muling binuhay sa mga patay si Kristo, ang mga patay hindi rin muling binuhay si Kristo. Hallelujah. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hallelujah. At ang sabi po, lilitaw na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kaya mga kapatid, mahalaga ang kanyang pagkabuhay na magmuli. Sapagkat dahil sa kanyang pagkabuhay na magmuli, ang iyong iniaalay na pagtitiwala ay may kahulugan. Ang iyong pag-asa sa Kanya ay buhay. Ang ating ipinapahayag ay totoong magaganap. Ito po ay isa pang mahalagang paalala. Sabi po dun sa 1 Thessalonians 4.13. 1 Thessalonians 4.13. Mga kapatid, nais kong malaman niyo ang katotohanan patungkol sa mga namatay na. Nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay. Naniniwala ba kayong si Jesus ay namatay? Naniniwala din tayong si Jesus ay muling nabuhay. Naniniwala ba kayong siya'y muling nabuhay? Kaya naman, naniniwala din tayo
nabubuhayin din ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na namatay na at ipagsasama sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Eh, mahalaga na maniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Upang tayo, kung yung mga mahal natin sa buhay na namatay, ay bubuhayin din. Kaya nga, isa pang mensahe ng resurrection, dahil sa resurrection, pinapawi ang takot na tayo'y mamatay. Pag alam mo ang resurrection, ay katumbas na ang patay ay muling bubuhayin. Hindi ka na mangangamba dumating man ang araw ng iyong kamatayan. Sapagkat ang pagkabuhay na magmuli ay nagpapatotoo na hindi ka mamamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Kaya nga sabi niya, ang sino man sa aking sumasampalataya, I am the resurrection, I am the life. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino man sa akin ay naniniwala, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay. Hallelujah! At ang karugtong mas makapangyarihan at hindi na kayo mamamatay. Bakit hindi na itinuturing ang patay na patay? Sapagkat tayo po'y nag-iiba lang ng dimension ng ating tirahan. Tulad ng sinabi ko sa first service kanina, marami sa atin natatakot sa kamatayan kasi hindi natin alam ang tunay na kahulugan ng kamatayan. Kapag alam mong ang kamatayan, hallelujah, hindi nangangahulugan na maglalaho ka na magpasawalang hanggan, hallelujah, hindi ka matatakot na mamatay. May dalawang definition, maraming definition ng death. Listen to me please. I am about done, we will pray. May maraming definition ng death. Iba ang definition ng death na ina-apply kapag ang hayop ang namatay. Aso, pusa, hallelujah, kapag namatayan, iba ang definition ina-apply sa death. Ang ibig sabihin ng death sa hayop ay cessation of existence. Cease to exist. Pag ang hayop namatay, maglalaho na yan. Gaano mo mang kamahal ang aso mo, pag ang aso mo namatay, maglalaho na yan. Walang ikalawang buhay sa hayop. Walang langit sa aso. Walang purgatorio sa kabayo. At lalong walang limbo-limbo sa mga pusa. Wala nang pinupuntahan ikalawang buhay ang mga hayop. Ang hayop, pag namatay, they will cease to exist. Applied to the death of an animal is cessation of existence. Pero pag ang tao namatay, ang ina-apply na definition ay separation. Maghihiwalay lang ang katawang panglupa sa espiritu't kaluluwa. Ang espiritu't kaluluwa hindi na paghihiwalay. So kapag ang espiritu't kaluluwa humiwalay sa katawan, ang kahulugan niyan, kamatayan, separation. Pero kahit humiwalay ang espiritu't kaluluwa sa katawan, ang katawang panglupa mabubulok, pero ang espiritu't kaluluwa ay may buhay na walang hanggan. Magbabago lang ng tirahan, mula sa tirahan dito sa lupa, lilipat ng address sa kalangitan sa buhay na walang hanggan. Pero nag-e-exist pa rin ang espiritu't kaluluwa. Ibig sabihin, pag may namatay, ang nakikita mo lang ay natutulog na katawan, pero ang espiritu't kaluluwa ng taong namatay ay nabubuhay. Kung siya'y may Kristo sa puso, siya ay nasa langit. Kung wala naman siyang Kristo sa puso, ewan ko kung nasaan siya. Amen, hallelujah. Ayokong sabihin nasa impyerno siya. Pero malamang nandun siya. Amen, hallelujah. Yun po ang katotohanan. Kaya, pag aalam mo na sinabi ni Jesus, naniniwala kang si Jesus namatay, naniniwala kang si Jesus muling binuhay, kaya naman, naniniwala din tayo na bubuhayin ni Jesus ang mga namatay na
upang ipagsama sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kaya mag-iiba ka lang ng address. Pag alam mo ito, pag alam mo to, kahit anong oras ka mamatay, hindi ka mag-aalala. Pero mauna na kayo. Hallelujah. Amen. Praise God. Hindi ka mag-aalala sapagkat alam mo kung saan ka pupunta. Amen po? So the resurrection, hallelujah, will destroy our fear of death. Hallelujah. Resurrection will save us. Resurrection will save us. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 10, naniniwala tayong si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga kasalanan, subalit naniniwala tayong tayo'y bubuhayin dahil sa kanyang buhay. Romans 5:10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. So who among you believe that it's all because of the crucifixion that we have been reconciled to God? Dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nakipagkasundo, pinapagkasundo tayo ng Diyos sa kanya. All because of His death. And this is true. Amen. Reconciled to God through the death of His Son, crucifixion. Much more. Igit sa lahat. Much more. Having been reconciled, we shall be saved by His life. Alam niyo po ang ibig sabihin ng we shall be saved by His life? We shall be saved by His resurrected life. Kaya tayo'y pinapagkasundo, kaaway ka dati ng Diyos. Ade, hallelujah. Paano ba magandang sabihin? Kaaway mo dati ang Diyos. Ang Diyos hindi naman nakipag-away sa tao eh. Tao ang nakipag-away sa Kanya. Hindi nakipaghiwalay ang Diyos sa tao. Ang tao ang nakipaghiwalay sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang tao nakipagkagalit sa Diyos, pinapagkasundo niya sa Kanya. Sa kamatayan ni Jesus, ang taong malayo sa Diyos, inilapit niya sa Kanya. Pero hindi nagwakas, hindi natapos, na dahil sa kanyang kamatayan, nakasundo tayo. Hindi natapos doon. Kung hindi sa pamamagitan ng kanyang resurrected life, tayo po ay nagnaligtas. Tayo po ay nagkamit ng kaligtasan. So our salvation does not end at the cross. Our salvation ends at His resurrection. We are saved by His resurrected life. We are saved by His resurrected life. We have been reconciled by His death, but we have been saved by His resurrected life. Kaya huwag kang hihinto sa krus ng Kalbaryo. Magpatuloy ka hanggang sa paniwalaang siya'y nabuhay na magmuli. Sabi sa Romans, di ba pag nagpapa-accept tayo? Romans 8, 9, and 10? Romans 10, 8, 9, and 10? Alam po, with the heart, man believes. But with the mouth confession, hallelujah, tingnan nga natin, verse 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be what? So how will you be saved? If you believe that God raised Him from the dead. Paniwalaan mong si Jesus ay hindi patay. Paniwalaan mong si Jesus ay buhay. Sapagkat ang kanyang pagkabuhay na magmuli ang nagdala sa atin sa ating totoong kaligtasan at sa ating buhay na walang hanggan. Amen. Last verse. Hallelujah. Last verse. Romans 4:25. Cross and resurrection. He was delivered up because of our offenses. Cross, crucifixion. He was raised because of our justification. Tingnan nga natin sa Tagalog. And we will pray for our communion. Are you blessed? Amen? Are you getting something? Amen? Hallelujah. This is how significant resurrection is. Hallelujah. No matter how important the crucifixion was, hallelujah, resurrection is much more important. Sabi po sa Tagalog, tingnan natin yung Tagalog, kuya, na ipinakita natin kanina sa first service. Ito po.
siya'y tinapatay dahil sa mga kasalanan. So saan siya namatay alang-alang sa kasalanan? Crucifixion. Cross ng Kalbaryo. At muling binuhay upang ano? Upang tayo'y mapawalang sala. So siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan. Pero kahit binayaran niya ang ating mga kasalanan, hanggang hindi dinideklarang wala kang sala, hindi ka pa rin ganap na mapapalaya. Kahit sinabi pa na may nagbayad na, may nagpiyansa na sa'yo. May nagpiyansa na sa'yo, kaya pwede ka nang lubaya. Hanggang hindi sinasabi na malaya ka na, pinawalang sala ka na, hindi ka pa rin lalaya. Kaya kahit namatay siya sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng kanyang dugo ang mga penalty mo sa mga kasalanan mo, hanggang hindi idinideklarang ikaw ay pinawalang sala, hindi mabubuo ang iyong kalayaan. Kailan idiniklara na tayo'y walang sala nang siya ay mabuhay na magmuli? Kaya ang kanyang pagkabuhay na magmuli ay katumbas na sinasabi niya sa iyo, ikaw ay absuelto na. Lahat ng mga kasalanan mo kahapon, kanina, at mga kasalanang maaaring hindi mo sinasadyang magawa mo pa, lahat ng mga kasalanan mo, binayaran ko na. At ngayon, idinideklara ko sa iyo, umuwi ka na pinawalang sala. So, sino sa inyong gustong umuwi na alam niyong wala na kayong sala? Amen! Hallelujah! Wala na tayong sala. Ibig sabihin, Pastor, sa harap ng Panginoon, wala na akong kasalanan. Wala na. Sapagkat sapat ang ibinayad na dugo, sapat ang paghahandog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, once, for all, and for all time. Isang handog para sa lahat, at isang handog para sa lahat ng panahon. Past, present, and future. Hallelujah! Kaya wala ka ng kasalanan. In the sight of the Almighty God, wala ka ng kasalanan. Ang nakakakita na lang ng kasalanan ginagawa mo, yung asawa mo, yung kapwa mo. Pero ang Diyos, hindi niya na binibilang ang mga kasalanan natin. Sapagkat kontento na ang Ama sa ibinayad na dugo ng kanyang anak. Sapat na, kumbinsido na ang Ama ng ibinayad ni Kristo 2,000 years ago, minsan lang, para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon, ay sapat na. Hindi ko na kailangan ng pagpipinitensya nyo. Galing kami ng Louisiana, Laguna. Nung Friday, ng umaga. So tinignan namin yung apat na property na, hallelujah, meron daw bibili para sa atin. So pinakita ng may-ari yung apat na property. Ang sukat, 11,000 square meter, 7,900 square meter, 1,900 square meter and 183 square meter. Sabi sa akin nung may-ari, mamili ka, Pastor, kung alin dyan. Kasi may magbabayad ng property na yan para sa The Life Giver Church. So, sabi. Pero hanggang hindi binabayaran, panaginip pa lang yun. Amen. Hanggang hindi binabayaran, dun sila magbabayaran sa Amerika . Hallelujah, hanggang hindi binabayaran, hallelujah, drawing pa lang. Pero sabi ko, wag naman yung 11,000, baka hindi na kayang bayaran ng magbabayad. Sabi ko, tingnan namin yung 7,000 at saka yung 1,900. Ganda po . Ganda. Hallelujah. Sige, yun ang sasabihin kong napili mo. Yung 1,900 at saka yung 7,000. So kung alin din yung kaya niyang bayaran, so be it. Pero hanggang hindi pa nababayaran, panaginip muna. Pangarap muna. Amen. Pwede bang mangarap kayong kasama ko? Amen. Pangarap muna. Drawing muna. Until later na masabing, hallelujah, nabuhay na magmuli. Kaya bayad na daw. Amen. Praise God. So, purihin ng Panginoon. Pag-uwi namin, magbabandang alas 3, nangangamba kami. Sabi namin,
naku, alas tres tayo, aabutin tayo ng prosesyon. Pagdating namin sa Pililia, naku, traffic na po. Hindi namin malaman kung bakit traffic. Nakita namin, sunod-sunod na mga nagpapasa ng krus. Nakita ko yung isa, parang mamamatay na. Sabi ko kay ate, mamamatay na yata yung isa. Oh, namumutla na. Sabi ni ate, meron nga doon, nakahandusay na. Meron po naliligo na sa batis. Binaba na yung krus. Sunod-sunod na nagpapasa ng krus. Alam niyo sasabihin ng Panginoon, sana kung makakababa lang siya, mga damuho kayo, bayad na. Sasabihin sana ng Panginoon, bayad na! Sapat na ang ginawa ng anak ko. Sapat na ang dugo ng anak ko. At ako'y kumbinsido ng sa kanya lamang alay at handog, ako'y kontento ng bayaran at patawarin at ipawalang-sala ang kasalanan ng mga taga-Life Giver Church. Amen! Hallelujah! Kaya nang siya'y mabuhay na magmuli, idineklara niya tayong lahat ay napawalang sala na. Kaya nga hindi ko makakalimutan bago tayo mag-communion. Sabi hallelujah, sabi ni Apostol Pablo din sa aklat ng Romans chapter 4 verse 7. Basahin natin sa Tagalog. Mapalad, pakibasa nga po tayong lahat. 1 2 3. So mapalad ba kayo? Bakit kayo mapalad? Patatawarin pa lang o pinatawad ka na? Sabi mo nga sa iyong katabi, mapalad ka. Kasi pinatawad na ang lahat ng mga kasalanan mo. Kahapon ngayon, at kasalanan baka magawa mo pa. Hindi ka pa umuutang, bayad ka na. Amen? Ang bayad ay ang dugo niya. So kung kaya mong paniwalaan yan, mas matindi yung susunod. Asahin natin susunod. Naunawaan kung hindi pa kayo kumakain, hallelujah, pero asahin natin. 1, 2, 3. Mapalad ang taong hindi. So sisingilin pa ba kayo ng Panginoon? Mapalad ang mga taong hindi nasisingilin ng Panginoon. Pastor, ibig sabihin kahit magkasala kami, hindi na kami sisingilin, hindi na kami pagbabayarin. Malinaw po dyan eh. Hindi na pagbabayarin ang sinumang pinatawad na. So kung naniniwala kang pinatawad ka na, hindi ka na pagbabayarin. Ano man ang kasalanan gawin mo, bayad ka na. Sa larangan ng iyong relasyon sa Ama, sa larangan ng iyong vertical relationship with heaven, everything has been dealt with at the cross. When He was raised from the dead, we are declared justified, we have been made righteous. Kaya sa pagitan ng mo at sa relasyon mo sa Diyos, lahat ay bayad na. Tatanggapin mo na lang ang mga biyaya niya by grace. Tatanggapin mo ang lahat ng pakinabang by His mercy, by grace, and by His unconditional love. Because of His loving kindness, we will be receiving the blessings of God. Hallelujah. Because of His loving kindness. So, ibig mo sabihin, di pwede na kami magkasala. Mga kapatid, hindi namin sinasabing magkasala kayo. Sapagkat kung sa langit bayad ka na, sa asawa mo hindi ka pa bayad. Kung sa langit bayad ka na, sa kapwa mo hindi ka pa bayad. Kailangan mong pagbayaran ang mga pagkukulang mo sa iyong kapwa dito sa lupa. Pero sa langit, binayaran na ng Panginoong Yesus. Kaya huwag kang gagawa ng masama, sapagkat pag gumawa ka ng masama, mayroong ka pa rin pagbabayaran sa iyong kapwa. Ang maniningal sa iyo, kapwa-tao, pero hindi na ang Panginoon. Amen? Kaya hindi namin itinuturo ang kayo'y magkasala. Ang itinuturo natin, habang nauunawaan mo to, lalo kang maghanap na gumawa ng mabuti. Sapagkat habang gumagawa ka ng mabuti, para mong ginagawa ang mabuting bagay na ito sa Kanya, sa Panginoon. Kaya hindi tayo gagawa ng masama.
8 verse 1. Hindi ko sinama kanina. 8 verse 1. Tagalog. Kaya nga, tayo pong lahat, 1, 2, 3. Sino sa inyo nakipag-isa na kay Kristo? Amen. Hahatulan pa ba kayo? Papaprosahan pa ba kayo? Pagbabayarin pa ba kayo? Sagot, hindi na. Bakit po? Sapagkat nang siya'y mag-alay ng kanyang dugo't mamatay sa krus, inialay na ito para bayaran ang kasalanan mo. Sa krus, binayaran niya kasalanan mo. Pero nang siya'y mabuhay na magmuli, ikaw ay pinapaging righteous. Kaya ang intention ng Panginoon is not just to remove the penalty of our sin by His death, but to us be declared righteous and holy by His resurrection. Kaya huwag kang magtapos sa krus. Pagpatuloy mo ang paniwalaang siya'y inilibing at nabuhay na magmuli, sapagkat ang kanyang pagkabuhay na magmuli ang nagsasabing sa harap niya, ikaw ay matuwid, banal, at pinawalang sala na. Kaya anumang oras, anumang sandali, walang pag-aagam-agam, makadudulog tayo sa banal na harapan ng Panginoon, all because of His grace. Manalangin po tayo.